E foi isso que está mandando em botar eu. Banal at Mahabagi Namin Amangyos, Dasaminai Nagumamahal, Salamaposa, Pagaha Napsa Amin, Kamina Napalayosa Dios, at Naligaosa Kasalanan, at Tumanggap ng Sumpa at Kahatulan na Nararapasa Amin. At inyong hinugasan ang lahat naming mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo at kamatayan ni Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa inyong kamangang-mangang biyaya, kami ay hindi na kailanman mahatulan pa at susumpain at kami ay inyong naligtas mula sa walang hanggang pagkawasak. At nakaroon ng buhay na pag-asa upang makapasok sa langit. Kaya kami ay nagpapasalamat, nagpupuri at niluwalhati aming amang Diyos. Salamat po sa pagpapahintulot sa amin ng pagkakataon na makapagtipon at makaroon ng fellowship kasama ng inyong mga salita. Pakiusap, bigyan ninyo po kami ng habang na mabaliktanaw sa aming buhay, kasama ng inyong salita sa pagkakataong ito, nawa kami ay magsisi at mababo tungo po sa inyo kung kami ay may mga lihim sa kasalanan at masasamang gawi. Tulungan ninyo po kami na lumakad ayon sa inyong mga salita bilang inyong mga anak ng maayos. Higit sa lahat, pakiusap, palakasin ninyo po ang aming loob na mag-evangelize para sa mga kawaawang kaluluwa na pupunta sa walang hanggang impyerno at pakiusap, magkaroon kami ng pag-ibig at maging mawain sa bawat isa. Pakiusap, ingatan ninyo po kami na maging ligtas mula sa coronavirus. Kung may mga kapatid na may sakit at nagdurusa, pakiusap, pagalingin at panumbalikin po ninyo sila at tulungan ninyo po sila na mabuhay para sa inyong kaluwalhatian ng higit pa. Pakiusa, ingatan ninyo po kami mula sa maraming mga kahirapan at sa mga tukso ni Satanas at nawa walang sinuman ang mawala sa pananampalataya. Pakiusap, gawin ninyo po kami matalino sa lahat ng mga bagay at unahin naming gawin ang inyong mga gawain ng mga sikasik. Tulungan po ninyo kami na malaman ang inyong kalooban ang sa pamamagitan ng inyong mga salita at tulong ng Espiritu Santo. Tulungan ninyo po kami na maging mapagpakumbaba at mahamo sa inyong harapan palagi. Magkaroon tayo ng buhay Kristiyano na may slogan ng Philippine Life for the Mission 2022. Palawakin ang nasasakupan ng Ebanghelyo araw-araw. Sa Espiritu Santo lamang kami umaasa, idinadalangin ito sa pangalan ni Jesu Kristo, dasaminay nagmamahal. Amen. Buksan po natin sa Apokalipsis chapter 22, huling chapter, Apokalipsis chapter 22. 아포칼립시스 챕터 22 버스 20 바사인보다 띵 사바이 사바이 앙 나그파파토토 사 망아 바가이나 이토 아이 나그사사비 오 아코이 말라핀 낭 두마띵 아멘 무아리토 아
kumarito, pumarito ka, Panginoon Jesus. Tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Kaya, ipinag-anak tayo bilang magkasalanan at may tadahanan tayo pumunta sa imperno. Nagtanggap ko ang pag-ibig ng Panginoon sa siyang nahatulan sa hari ko at nagpatawad sa lahat ng aking mga kasalanan. Kaya, makakapunta tayo sa langit dahil tayo ay naligtas. Siya nga pala, pinahihintulutan ng Diyos ang maraming pagdurusa sa mga anak ng Diyos. Ang dahilan ng pagbibigay sa atin ng maraming kahirapan ay para sa mga malaking kaluwalhatian. Kayunpaman, lalo na pag nahaharap sa napalalaking kahirapan, mas naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Dahil sa pagdating ng Panginoon, matatapos ang lahat ng pagdurusa at tayo ay papasok sa walang hanggang kapahingahan at kaluwalhatian. Tingnan po natin sa versikulo 20, ang nagpapatuto sa mga bagay na ito ay nagsasabi, O ako'y malapit nang tumating. Amen. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Dito, tingnan po natin sa ako'y malapit nang tumating, sinabi ni Jesus. Sa versikulo 7, parehong sentence, ako'y malapit nang tumating. And sa versikulo 12, ako'y malapit nang tumating. Ang mga pagpapahayag tulad nito ay tiyak na ebidensya tungkol sa pagdating ng Kristo. Sa pamamagitan ng mga pagpapahayag tulad nito, binibigyang diin ng Biblia, ang ikalawang pagdating ng Panginoon ay tiyak na matutupad. Kaya, sa versikulo 20, huling bahagi, pumarito ka, Panginoon Jesus. Ang pamagat ng sermon yayon ay pumarito ka, Panginoon Jesus sa English. Maranatha. Ito. Pumarito ka, Panginoon Jesus. Pumarito ka, Panginoon Jesus ay ang Maranatha sa English. Sino ang sumigaw ng pumarito ka, Panginoon Jesus? Maranatha? Dahil sa pagsunod kay Kristo, dahil sa pangaral ng Ebanghelyo, dahil tayo ang pinakamahirap, dahil tayo ay may mga pagdurusa ng sakit, ang hiram ng buhay natin, kaya tayo ay sumigaw ng Maranatha. Tayo ay sumisigaw ng Maranatha. Sa Biblia, sa Lumang Tipan, maraming propesya tungkol sa unang pagdating ni Jesus. Mga 300 plus. Mayroong higit 300 na propesya ng Lumang Tipan
Ang pagtungkol sa unang pagdating ni Jesus at lahat ng mga ito ay 100% na natupad. Kaya tingnan natin ang ilan sa mga ito. Tingnan po natin sa screen ang katuparan ng propesya ni Jesus. Maraming propesya sa lumang dipan, 300 plus. Ngayon, hindi sapat ng oras sa Lord's Sermon, kaya just 6 propesya. Gusto ko explain. Dito, muna, ipinang anak ng isang bilhin si Jesus. Sa Isaiah chapter 7 verse 14, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang bilhin ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki at kanyang tatawagin ang kanyang pangalan ng Immanuel. Noong 700 BC, nagpropesya ang Diyos na si Jesus ay ipapanganak na isang bilyen sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Ayon sa propesya, Mateo chapter 1 verse 18, pasahin po natin sabay-sabay, ganito ang pagkapanganak kay Jesu Kristo nang si Maria na kanyang ina ay nakataktang ikasal kay Jose, bago sila magsama, si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito, tingnan po natin, sa si Maria na kanyang ina ay nakataktang ikasal kay Jose, bago sila magsama. Dito, kaya ng propesya sa lumang tipan, si Jesu Kristo ay naparito sa mundo sa pamamagitan ng birheng si Maria. And next, kapang anakan ni Jesus sa Bethlehem. Sa Micah chapter 5 verse 2, the clear. Mari ninyo tingnan. Okay? Yeah. Okay, Micah chapter 5 verse 2. Yeah. Pag buksan Biblia. Micah chapter 5 verse 2. Muni ikaw Bethlehem sa Ephrata. Nagmaliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagbulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. 600 taon bago ang kapanganakan ni Jesus, nagpropesya ang Diyos sa pamamagitan ni Propeta Micah na si Jesus ay ipapanganak sa Bethlehem. Ayon sa propesya sa lumang tipan, Mateo chapter 2 verse 1, nang ipang anak si Jesus sa Bethlehem ng Judea sa kapang ahunan ng haring si Herodes, may mga pantas na lalaki mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Dito, tingnan po natin sa ipang anak si Jesus sa Bethlehem ng Judea.
Ayon sa propesya ng lumang dipan, eksaktong ipinag-anak si Jesus sampo sa Bethlehem. Yeah. And next, isang hujo. Sa Genesis chapter 49, verse 10, ang Setro ay hindi malihi walay kay Huda ni ang tungkod ng pagkapuno sa pagitan ng kanyang mga paa hanggang sa ang Silo ay dumating at ang patalima ng mga bayan sa kanya. Dito, ang Setro ay isang maliit na tungkod na sumasagisak sa pagiging hari o pinuno. Ito ay may kaparehong kaulagan ng tungkod ng mga pinuno. Ang Silo ay tumutukoy sa Mesiya, si Jesus Kristo. Ang talatang ito ay naglalaman ng mga salita ng propesya na si Jesus ay ipapangarang mula sa angkan ni Huda. Mateo chapter 1, versículo 1 hanggang 3. Ito ang aklat ng lahi ni Jesus Kristo na anak ni David na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. Naging anak ni Isaac si Jacob. At naging anak ni Jacob si Huda. At ang mga kapatid dito, naging anak ni Huda kay Tamar sina Perez at Jera. Naging anak ni Perez si Hezron at naging anak ni Hezron si Aram. Yeah. Dito, Mateo chapter 1 verse 18, ganito ang pagkapanganak kay Jesus Kristo nang si Maria ng kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Bago sila magsama si Maria ay natuklasang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa Mateo chapter 1, may genealogy ng genealogy ni Jesus Kristo. Yeah. Mula kay Huda. Si Jesus Kristo ay ipang anak. Si Jesus ay naparito sa lupa sa pamamagitan ng angkan ni Huda. Yeah. Pagkatapos ng panunungkulan ni Haring Solomon, dahati ang Israel sa dalawang bansa, 930 BC, yeah, sa dalawang bansa, North Israel and South Judea, yeah, dalawang bansa. Kaya, ang propesya ng Genesis chapter 49 verse 10 ay hindi nagawang matupad agad ngunit sa pamamagitan ng tuntunin ng mga inapo ni Huda, ang propesya ng lumang tipan na ito ay eksaktong naisa katuparan. Naniyan po ba? And next, tungkol sa papasok si Jesus sa Jerusalem na makakasakay sa isang batang asno. Ito ang propesya tungkol kay Jesus Kristo.
사제카리아스 챕터 9 버스 9 마갈라카 낭 후스토 오 아낭나 바바에 낭 자이온 수미가우 까낭 말라카스 오 아낭나 바바에 낭 헤루살렘 나리토 앙 이용 하리아이 두마라팅 사이요 샤이 맛두 위드 아트 맛다군파이 맛박파 쿰바바 아트 나카 사카이 사 이상 아스노 사 이상 바탕 아스노나 아낭낭 아스농 바바에 낙프로페시아 앙교스 사파마기탄니 자카리아스 농 600 BC 나시 헤소스와이 빠빠속 사 헤루살렘스나 낙가 사카이 사 이상 바탕 아스노 네. 사 마테오 챕터 21 verses 1-3 낭 빠빠 라피드 나실라 사 헤루살렘 아트 마카라팅 사 벳 파게 아트 분독 낭 망아 올리보 낙수고시 헤수스 낭 다라팅 알라가 나시나 사비 사카닐라 부문다카요사 카수노드 나 나욘 아카 가드니뇨 마타탁부안 앙 이상 바바잉 아스노나 낙가 딸리나마이 까사망 이상 바탕 아스노 깔라간 니뇨 실라 아드 다 달힌 니뇨 사 아긴 꿍앙 시누만 아이 막사비 낭 아누만 사 인뇨 아이 사사비힌 인뇨 까일랑한 실라 낭 빵이노온 아드 까가드 냥 이빠빠 달라 실라 리더 띵담포 나띵 사 베르시클로 2 이상 바탕 아스노 달힌 닌요사 아긴 부마속시 헤수스 사 헤루살렘나 낙가사카이사 이상 바탕 아스노 아연사 프로페시아 낭 누망 디반 앙탈라빵이 또아이 나그빠빠기타 낭 빠그빠빠 꿈바바니 헤수스 부마리 또시 헤수스 사문동이 또나 디날리꾸란 냐앙 마카 랑인나 트로노 이니완니 헤수스 앙 마카 랑인나 트로노 아트 뿌마리 또샤 사문동 이도 이피낙 아낙시 헤수스 사 이상 삽사반 아트 루마키샤 빌랑 이상 아낙나 카르핀테로 And next prophecia, ang lahanang buto ay hindi mababali kahit isa. Kaninong buto? Ang buto ni Jesus. Buksan po natin sa Exodus chapter 12, versikulo 43 hanggang 47. 시나미 낭빵이 놓은 까이 모세스 아드 까이 아론 이또 앙 뚠뚠인 낭 빠스쿠아 왈랑 시누망 반야가나 까까인 년 수발릴 앙 바와 알리핀나 비닐리 낭 살라피 아이 마링 마까까인 년 까빠구 뚤리나 샤앙 다유한 아다 앙 알릴랑 우파한 아이 힌디 마아링 꾸마인 년 살롬 낭 이상 바하이 까까닌 이온 후아그깡 막다 달라낭 라만사 라바스낭 바하이 니 후아그닌용 바발리인 까이 이상 부토 년 이빠빠 이빠빵 일린 이온 낭 부옹 까뿔룽한 낭 이스라엘 시나비 낭 조서 까이 망아 이스라엘리따 뚱꼴사
tuntunin ng Paskwa sa Ehipto. Nabuhay ang Israelita sa Ehipto habang 430 years bilang slave. 400 years bilang slave. Nabuhay ang Israelita sa Ehipto. Kapag pinatay ng Israel ang hayop na malinis, sinisigurado nila na hindi mababali ang buto ng hayop. And also may propesya tungkol sa buto ni Jesus sa mga awit chapter 34 verse 20. Babasahin ko po, lahat nitong mga buto ay iniingatan niya sa mga iyon ay hindi nababali ni iba. Ang talatang ito ay ang propesya na ang lahat ng buto ay hindi mababali kahit isa. Kaninong buto? Ang buto ni Jesu Kristo sa krus. Ayon sa propesya, may katuparan ng propesya tungkol sa buto ni Jesus sa Juan chapter 19, verse 33. Ngunit nang tumating sila kay Jesus at makitang patay na ay hindi na nila pinali ang kanyang mga binti. Namatay si Jesus sa krus ng 3 p.m. sa araw ng Biyernes. Ang Sabat ay magsisimula sa Biyernes ng 6 p.m. at upang maiwasan na ang mga katawan ay manatili sa krus sa araw ng Sabat. Hiniling ng mga Hudyo kay Pilato na paliin ang kanilang mga binti at sila'y alisin doon. Kaya dumating ang mga kawal ay pinal ang binti ng una at ng isa pa na ipinako sa krus na kasama niya. Ngunit nang dumating sila kay Jesus at makitang patay na ay hindi na nila pinali ang kanyang mga binti, subalit tinusong ng sibat ng isa sa mga kawal ang kanyang tagiliran at bingnang lumabas ang dugo at tubig. Ayon sa propesya ng lumang tipan, hindi nabali ni isa ang mga buto ni Jesus. Naniyan niyo po ba? And tungkol sa ililibing sa libingan ng mayayaman, tungkol sa kamatayan ni Jesu Kristo, sa Isaiah chapter 53 verse 9, at ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng masasama at kasama ng isang lalaking mayayaman sa kanyang kamatayan, bagaman hindi siya gumawa ng karahasan o walang anumang pandalaya sa kanyang bibig. Nagpropesya ang Diyos sa pamamagitan ni Propetang Isaias na ililibing sa libingan ng mayayaman. Ayon sa propesya sa Lumang Tipan, may katuparan ng propesya tungkol kay Jesu Kristo
마테오 챕터 27, 베르시클로 57 to 60. 끼나 가비한 두마띵 앙 이상 마야망 물라사 아리마테오 아리마테아 나앙 빵알란 아이 호세 나나긴 알라가드 딘니 헤수스 우문다 앙 따옹 이또 까이 빌라토 아테 히닝 이앙 방카이니 헤수스 아테 이피나구 우토스 미니 빌라도 나 이비가이 이온 기누아니 호세 앙 방카이 아테 비날로토냐 이온 낭 이상 말리니스사 텔랑 니노 아테 이닐라가이 사깐냥 사릴링 바공 니빙안 나깐냥 이누키트사 바토 바카타포스 아이 이기눌롱냐 앙 이상 말라킹 바토 사 빈투안 낭 리빙안 아트 샤이 우말리스 아요사 프로페시아 낭 누망 띠반 이닐레가 이사 바공 리빙안 시 헤수스 나 이니한다 낭 이상 마야망 물라사 아리마테아 나시 호세 사파모 이딴 낭 망아 프로페시아 아트 까투파란 낭 프로페시아 까툴라드 낭 라한 낭 프로페시아 똥골사 운앙 빠그다띵 시 헤수스아이 100%도 나 나뚜빡 띠양나 다라띵 앙빵이노 온 아연사 프로페샤 사 루망디판 아드 바공디판 뚱골사 이깔라왕 빠그다띵니 예수 그리스도 나에 띠양나 다라띵 앙빵이노 궁마연 예 아노 앙 망야이아링 바가이 사 이깔라왕 빠그다띵니 예수스 북산보 나딘사 마테오 챕터 24 마테오 챕터 24 마테오 챕터 24 verse 33 바사이보다틴 사바이사바이 가윤딘 나만가요 까빠그 낙기타닌요 앙 라안낭망아 바가이나 이또 알람닌용 샤에이 맙라핀나 나사망아 빈뚜안 나 띵남보나틴 사 까빠그 낙기타닌요 앙 라안낭망아 바가이나 이또 나키타 나틴 앙 라안낭 딴다 뚱꼴사 이갈왕 바가다띵니 헤소스 나 나카술라트사 비브리아 띠양나 나부부하이 따요사 빠나온나 나뚜빠나 앙 라안낭 딴다 뚱꼴사 이갈왕 바가다띵니 헤소스 나 나카술라사 비브리아 가야 가잇 냐연 아이 마링 투마띵 앙빵이노 온 마이론 나망나 부엉 빌랑낭 망아 헨틸 사망아 컨디션낭 이깔로왕 빠가다띵낭 빵이논 히니나딘 알람 꿍일란 알람 앙 알람 앙 알람나딘 아이 앙 에방엘료 아이 이피낙 앙 아랄 사 부엉 문도 꿍 이한다 앙망아 따오 우빵 마카파속 살랑잇 띠양나 타라띵 앙빵이노온 꿍가연 아노 앙망야야리 바가이 까빠그 앙빵이노온 아이 빠빠리도 북산포 나띵 사 운앙 데살로니카 챕터 4 운앙 데살로니카
chapter 4, verses 16 and 17. 16 and 17. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langin na may sigaw, may tinig ng arkanghel at may trompeta ng Diyos at mga namatay kay Kristo ay babangon muna. Pagkatapos tayong nabubuhay na natitira ay aagawin kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin at sa gayon ay makakapiling natin ang Panginoon magpakailanman. Dito, tingnan po natin sa versikulo 16, ang mga namatay kay Kristo. Ay tumutukoy, ang mga ligtas na namatay na sila ay muling bubuhayin sa isang katawang hindi nasisira. And tingnan po natin sa versikulo 17, tayong nabubuhay ay tumutukoy. Ang mga tao na naligtas kapag ikalawang pagdating ng Panginoon. Ang mga buhay ay biglang mababago at ang katawang ito ay magiging espiritual na katawan. Kapag ang Panginoon ay bumaling na sa papawirin, ang mga naligtas at mga namatay na ligtas ay makakatakpo. Ang Panginoon ay kanyang espiritu at katawan. Si Enoch, kilala ninyo si Enoch? Si Enoch ay hindi namatay, subalit kinuha siya ng Diyos ng buhay. Si Elias rin, si Enoch ay hindi namatay, subalit kinuha siya ng Diyos ng buhay. Kaya nang pagkuha ng Diyos kay Enoch bago ang baha, nakakatiyak tayo na nabubuhay tayo sa panahon na kukunin tayo ng Panginoon bago dumating ang kapighatian kaya ni Enoch at makakaharap ang Panginoon. Ang espiritual na katawan at ang mga nabubuhay ay bilang babaguhin at sasalubungin ang Panginoon sa papawirin. Ang papawirin na tinutukoy ay hindi ang langit na libo-libo ang taas. Ibig sabihin dito, pupunta na tayo sa espiritual na mundo mula sa physical na mundong ito. At magkakasama na natin ang Panginoon sa langit. Mapakailaman. At magkakasama ang mga namatay, ang mga namatay ay muling mabubuhay at ang mga nabubuhay ay babaguhin at sasalungin natin ang Panginoon. Buksan po natin sa Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Verses 20 and 21. Basahin po natin sabay-sabay. Sapagkat ang ating pagkamamayan ay nasa langit, mula roon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo, na siyang bababago ng ating hamang na katawan upang magiging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanyang upang
maipallalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Ang isang tao ligtas ay mamamayan na ng langit. Nang ipangarap ang ating katawan, mayroon tayong pagkamamayan ng isang bansa kung saan tayo ay ipinag-anak. Kayo ay mamamayang Pilipino. Tama po ba? Pilipino o Amerikano, Koreano, Pilipino. Yeah. Noong kayo ay naligtas, ang pagkamamamayan ay nasa langin na. Tingnan po natin sa mularoon ay hinihintay naman natin ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesu Kristo. Yayon, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Si Jesus ay muling darating upang dalhin tayo sa bansang iyon. Siya ang Panginoon Hesu Kristo ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa Kanya upang maipalilarim sa Kanyang sarili ang lahat ng mga bagay na may kapangyarihan, lumikha ng lahat ng bagay at pumunduan ang lahat ng bagay. Babaguhin niya ang ating bayinang katawan upang ito ay bayon sa kanyang baluwalhating katawan. Yayon, ang ating mga katawan ay hamak at napakahinang katawan. Subalit, babaguhin niya ang katawan ito tungo sa baluwalhating katawan. Kagaya ng sa Panginoon, isang malakas na katawan at katawan na hindi na kailanman mamamatay. Kaya ng isang pangit na uod ay nagiging paru-paro at lumilipad kapag ang Panginoon ay muling dumating, ang ating katawan ay bignang mababago sa isang maluwalhating katawan, espiritual na katawan at makakatakpo ang Panginoon. Ito ang dakilang pag-asa ng mga Kristiyano. Ito po ang mangyayari kapag muling dumating ang Panginoon. Kaya, naghihintay tayo sa pagdating ng Panginoon. Tama po ba? Ang araw ng pagdating ng Panginoon ay napakalapit na. Kapag nakita ninyo ito, alamin o nga ninyo na ang anak ng tao ay malapit na nasa pintuan na. Ang mga tanda na bago ang ikalawang pagdating ay natupan na ilang dekada pa lang sa ating panahon. Nakakamangha po ito. Nabubuhay tayo sa nakakamanghang panahon ng kasaysayan. Ito ay isang himala na nalik tas tayo sa mga huling araw at nabubuhay tayo sa panahon na kung saan bari na nating makatakpo ang Panginoon na hindi na daraan sa kamatayan. Nabubuhay tayo sa pinakamasayang panahon. Dahil ipinagako ito sa Panginoon na siya'y darating bago lumipas ang lahing ito habang ang lahing ito ay nakikita ang mga tandang ito ay nabubuhay pa. At tayo ay mga anak ng Diyos. Buksan po natin sa Unang Juan
운항 후한 챕터 3 verse 2 운항 후한 챕터 3 verse 2 바세인보다 띈 사바이 사바이 망한 미나말 야연 아이 망아 아낙다요 낭교스 아테 힌디빠 나하이야그 궁 마기깅 아노다요 날라라 만나띈나 궁 샤이 마하이야그 따요이 마기깅 뚫라드냐 사빠까 샤이 아띵 마키기타 빌랑샤 바가만 망아 아낙나따요 낭교스 나카까 사키빠린따요 나빠빠 고드 나구구톰 나이히랍 아 나두루사 힌디빠 나하야그궁 마기깅 아노따요 띵남보나딘 사 베르시클로 2 날라라만나딘 나궁 샤이 마하야그 따요이 마기깅 뚫라드냐 사빠까 샤이 아띵 마키기타 빌랑샤 까빠가 낚기다 나띵 앙팡이노 온 따요아이 바바 구힌사 이상의 스피리추얼나 까따완 말루알라 하띵 까따완 가야낭사 빵이노 온 앙파가사 뽕 이또아이 앙 타킬랑 파가사나 망아 크리티아노 사 베르시클로 3 아드 시누망마이 가니똥 빠그아사 사깐냐 아이 나그 릴리니스 사깐냥 사릴리 가야나만 냥 말리니스 아농 답받은 나띵 가윈 디도 물라사 하라우낭 이용 깔릭다산 한강사 빠그뿐따사 빠그뿐따 나띵사 빠기노온 마이 망아 바가이나 답바따용 가윈 빌랑망아 아낭낭 디오스 답바따용 마부아이낭 까라빠 답바 빌랑 크리티아노 우빵 힌디따요 마빠 갈리딴 아데 힌디 마빠 히야사 하라빠 낭빵이노온 사깐냥 빠그 바발릭 뚫라란 나딘 앙 까땅이안 니 헤수스 사파먹이딴 낭 아띵 나띠띠랑 부아이 앗 막 이반젤라이즈 따요사 빠라사 망할 니가오 나 깔룰루아 사파마마 기딴 낭 아띵 나띠띠랑 부아이 북산보 나딘 사 아포칼립시 챕터 21 아포칼립시 챕터 21 verse 4 버스 4 바산보 나딘 사바이 사바이 아드 바빠 히린냐 앙 바와 루아사 까닐랑 망아 마타 아테 힌디나 마카카로온 낭 까마타얀 힌디나린 마카카로온 빠낭 빠그다달 람하띠 오낭 빠그땅이스만 오낭 기로뚜만 사빠깟 앙망아 우낭 바가이 아이 루미빠스 나 아노 앙망야이아리 바가이 망야야린 바가이 까빠그 앙빵이노온 아이 에빠빠 리도 디도 시나사비낭 비브리아 사 아포칼립시 챕터 21:4 아트 빠빠리냐 앙바왈 루아사 까닐랑 망아 마타 아트 힌디나 마카카로 온 나카마타얀 힌디나린 마카카로 온 바낭 빠그빠빠 람하티 오낭 바그땅이스만 오낭 끼로트만 스파갓 앙망아 우낭 바가이 아이 루미빠스나 라한낭 바가이 사문동나이도 루미빠스 네. 왈라나 네. 바카타포스낭 바그다띵 네. 니 예수 그리스도 이깔라왕 바가다띵 니 예수 그리스도
악마가 바가이나 릴레이테드 사빵이논 아이 나띠띠라 막바카일라마 살랑이 forever and ever 빼로 앙 란낭 바가이나 사문동 이또나 아, 나이도 예 왈라나 예 바가다 보스낭 이깔라왕 바가다 띵이 헬스 그리스도 앙 망아 바가이인 바가이 나 릴레이테드 사빵이노 온 아이 예 마나틸리 마나나틸리 살랑이 forever and ever 가야 브라더지엔 시타스 바퀴 포커스 사 바가이 망아 바가이나 월랑한 것 까빠그아띵 나키타 나앙빵이논 깐냥 빠빠 히린 앙 바와 루아사 아띵 망아 마다 아득 깔란만 아이 힌디나 다요 물링 마카카 사킷 가야 힌디나 깔랑한 낭 호스피탈 깔란만 이또 아이 바발링 물라사 마사마 아 마카살라낭 문도 뚱오 가남나 문도 가야낭 할라만한 낭 에덴 바고 마카살라 니 시야단 가야 시나사비 낭 비부리야 마빠빨라드 앙망아따옹 나마마따이 사빵이논 군가연 아노앙 답바 나띵 가윈 우빵 수미가운앙 마라나파 이또앙 빵아랄랑 에방헬료 앙 삐나까 다킬랑 우토스 사문동 이또 북산보나딘 사 마르코 챕터 16 마르코 챕터 16 마르코 챕터 16 verse 15 verse 15 바사이 문화틴 사발사바이 아드 시나비냐사 까닐라 후마요까요사 부엉사니부탄 아드 인용 입방아랄 앙예방헬료 살 라한낭 닐리카 시노 앙 나그소토 낭 코로낭 띠닉사 바날라 울로니 에수스 시노 앙 낙받고 사 바날라 까마이 아드바니 헤수스 사 바날라 딥딥니 헤수스 신호 앙 낙두 속낭 시바트 앙 인용 까살라나 아드 아낀 까살라난 앙 나수 오뚜 낭 꼬로낭 띠니 낙받고 아드 낙두 속낭 시바까이 헤수스 나마타이시 헤수스 바라사 비나까 말라 아 비나까 마카살라낭 따오 나 가야코 아테 이닐리타스냐 따요 우빵 마깅 뚫라드 낭교스 나땅감 나띈 앙 다킬랑 빠구이빅 가야 힌디 나띈 마시시라 앙 우토스낭 빠니논 앙탈라탕이 또아이 앙피나카 타킬랑 우토스 살루파 나야 시나비 니 헤수스 바카타포스 낭깐냥 물링 바카부아이 띵남보나틴사 후마요카요사 부옹사니부탄 시나비 니 헤수스 일랑타오 앙 우말리스 사카닐랑 사릴링 반사 우빵 입방아랄랑 에방엘료사 부옹문도 빌랑 박스노드사 살리땅 이토 나리토 아코 우빵 순딘 앙살리타 이토 띵남포 나틴사 인용 입방아랄랑 에방엘료사 란낭 릴리카 사파바와기탄 낭 다킬랑 우토스나 이토 앙 에방헬료 낭 조스아이 이피나 빵아랄 사 부옹 문도 다일 시 예수 그리스도 아이
빠레홍교서 빼로 나마타이샤사 크루스 빠라사 인요 빠라사 아긴 이또 앙 빠그이비 낭교서 He loves us and 나마타이 샤사 크루스 빠라사 칼루알라티안 낭교서 가야 빠카타포스 나틴 낭 칼릭타산 답반 답받다요 마부와이 빠라사칼루알라티안 낭조스 뚤라드 니 헤수스 북산보 나틴 사 마테오 챕터 28 마테오 챕터 28 마테오 챕터 28 베르시클로 19 and 20 바세보나틴 사바이 까야트사 빠가하요 닌요 가윈 닌용 알라가드 앙 라한낭망아 반사 바우티스무안 닌요 실라사 빵알란낭 아마 아트 낭 아낙 아트 낭 에스피리투 산토 아트 뚜루안 신랑 순딘 앙 라한 낭망아 바가이나 이니 우토스 고사 인요 아트 나리토 아코이 까사마 닌용 빨라기 한강사 까타푸산 낭 바나혼 띵남보나테 사 까야테 사 바그하요 사탈라탕 이토아이 이니우토스나 후마요 산타요 뽀뿐다 만날랑인 까요 마이로온 따용 뽀뿐다한 까일랑나 나팅 뿜은타사 프로빈스 프라빈스 사 파밀리아 사 렐러티브스 사 까이비간 사 까사만 사 까클라세 신하사비 낭빵이 놓은 사딘 부망원가나 아트 우말리스나 따요 띵나뽀나딘 사 가윈인용 알라가드 앙란 낭망아 반사 이빅사빈 아이 일릭다스 실라 바우티스무안 사 빵알란낭 아마 아드낭 아낙 아낭 에스피리투 산토 엔 띵남포나틴 사 뚜루안 신랑 순딘 아이 뚜무뚜코이 앙 우토스나 순딘 브라더즈 앤 시스터스 힌디 닌요반 나린이 악망아 띠닝 낭망아 까루 깔룰루앙 끼나까 라드카드사 임페르노 나린이 닌요바앙 마라밍 깔룰루앙 수미시가우 빠라사 깔릭다산 북산보나티엔사 헤레미아스 챕터 8 헤레미아스 챕터 8 베르시클로 20 헤레미아스 챕터 8 verse 20 바자인보나틴 사바이 앙 빠그 아니 아이 낙가라 앙 따그 이니 아이 따포스나 아트 따요이 힌디 니그타스 나리닝 인요바 앙 마라밍 깔룰루앙 수미시가우 빠라사 깔릭다상 마이마가 깔룰루아 디토 아이 돈나 구스통 말릭다스 따요아이 마이 우땅사 에방헬료 사카닐라 마이로운 따용 레스폰시빌리다드나 이바하기 앙 에방헬료 Brothers and sisters, alam ninyo po ba
ang slogan ng Philippine Life for the Mission 2022? Enlarge the territory of the gospel. Enlarge the territory of the gospel. Ito ang slogan ng Philippine Life for the Mission 2022. 빨라왔긴 ang nasasakupang ng Ebanghelyo. Kaya, ipang aral natin ang Ebanghelyo ng higisa isang kaluluwa habang kumakanta ng Maranatha sa 2022. Ang iligtas ang isang kaluluwa, ang pinaka nakakalugod na gawa. Ibibigay sa iyo ng Panginoon ang pinakadakilang gantimpala ayon sa Evangelize. Kilala ninyo po ba si Jim Elliot, missionary sa bansa ng Ecuador? Sinabi niya, hindi siya hangala ibinigay ang hindi niya makakaiyang panatilihin para makamit ang hindi niya hindi niya kayang mawala. Si Jim Elliot. Pasahin, manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa pagtuturo sa amin na pumarito ka Panginoon Jesus. Salamat po sa pagtutulong sa amin na matutunan at maunawaan ang inyong mga salita sa Biblia. Napaka hinako po, ngunit magagawa po namin ang mission ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pakiusap, tulungan ninyo po kami na magkaisa para sa Ebanghelyo ng Diyos upang may pangaral namin ito sa Pilipinas. Pakiusap, buhay ninyo pong muling amang churches. Umasa po kami na walang sinuman dito ang babigo sa pagsubok. Sa Espiritu Santo lamang po kami lubos na nagtiti wala. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ni Jesu Kristo na sa amin ay nagmamahal. Amen. Maraming salamat po.